Maraming mga Pilipino ngayon ang tila nalungkot dahil hindi nga nakasama ang ating kandidata na si Celeste Cortese sa top 16. Kaya naman ayon sa mga fans, dapat daw ay baguhin ng Miss Universe Philippines ang kanilang style. May isang mensahe ang netizen ayon sa kanya, "Hello po, sana makarating kay Mr. Jonas." "Hello po Mr. Jonas, sana huwag nyo na pagbawalan si Celeste na mag-fierce pasarela kasi medyo nawalan na ng personality yung walk niya nung prelims. Sinunod naman po niya ang kagustuhan nyo nung prelims kaya sana let her be her true authentic self sa finals later. Napanood ko po kasi yung interview niya with Miss Diane, sobrang gusto niya ilaban talaga and not be cookie cutter candidate. Please po, dream ni Celeste ang nakasalalay dito." Sabi pa ng isang netizen, "I had that feeling that PH won't make it because that android made sure she won't. Thailand is a collateral damage for now but expect them to bag to be always in the top 16 and winning the crown. PH uphill battle just started, time to get into a new interest by beauty pageants." Matatandaan kasing ang Thailand ay hindi rin nakapasok sa top 16. Sabi pa ng isa, kasalanan niya ng organization ng Miss Universe Philippines, always unprepared for costume and gown and always changing the designer. Matatanda ang narito ang ilang mga bansang nakasama sa top 16: Puerto Rico, Haiti, Australia, Dominican Republic, Laos, South Africa, Portugal, Canada, Peru, Trinidad and Tobago, Curacao, India, Venezuela, Spain, USA, and Colombia. Nag-top 5 naman ang Venezuela, USA, Puerto Rico, Curacao, Dominican Republic. Top 3 ang Dominican Republic, USA, Venezuela. At Miss Universe nga ang USA at first runner-up ang Venezuela, samantalang second runner-up naman ang Dominican Republic. Sa puntong ito, nagpasalamat din ng maraming Filipino dahil hindi daw natapos ang streak dahil half Filipina nga ang nanalong Miss Universe. Ito ay si Arbony. Kaya naman marami pa rin mga Filipino ang natutuwa at sinusuportahan pa rin ang nanalong Miss Universe. Comment pa ng ilang netizen, mukhang hindi daw kasi masyadong present sa social media si Celeste at walang ginawang advocacy. Sabi ng ilan, "I think they are highlighting cyberbullying the most. Look at the videos of her NOS and what she's been through. This is like a warning to all pageant fans that no matter how powerful your candidates are, if you take part with the bullying online with other candidates, it will most likely ruin your country's reputation and worse, it will also affect the candidate's rating. So sad for Celeste but I believe she gave her best and remained calm all through out, still proud." Sabi pa ng isa, "Feeling ko sa SOCMED tayo naligwak, hindi na uubra siguro yung mga social media masyado, need nila influencer style kung mapapansin mo yung mga nakapasok active sa social media. Much SOCMED sana mag-level up post nila mag-advocacy ni Celeste, dapat nung una pa empty puro photoshoots at paninda. Well, sa puntong ito ay kailangan ngang umisip ng bagong strategy para makapasok muli sa Miss Universe."